binigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan mo po kami lahat upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang mga leksyon na ituturo sa pagpalain niyo po ang aming mga guro sa matiyagang pagtuturo at dating sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming sandigan at lakas. Okay, magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po, Ginoong Gomez. Okay, magaling. Magsiupo kayong lahat. Salamat po. Okay, bago tayo magsimula, sino sa inyo ngayong hapon ang lumiban na inyong kaklase? Yung hindi pumasok ngayong hapon? Okay, okay, tatlo lang yung lumiban ngayong hapon. Okay, palapakan natin yung mga sarili ninyo dahil pumasok kayo. Okay, bago tayo magpatuloy mga bata, basahin natin yung pamantayan sa loob ng klase. Okay, una, basahin. Maupong ng maayos. Okay, bago tayo magpatuloy, sisiguruduhin muna natin na kayo ay nakaupo ng maayos. Okay, magaling. Upo ng maayos mga bata. Pangalawa, makinig ng mabuti sa guro. Pangatlo, iwasan ang sabayang pagsagot dahil maya-maya ipapaliwanag ko kung yung tungkol saan yung chart sa pag-uugali. Naintindihan? Yes! Okay, magaling. At ang panghuli, itaas ang kamay kung gusto. Sumagot! Okay, kanang kamay ang itaas ninyo mga bata. Maliwanag ba mga bata? Yes! Okay, ito naman yung sinasabi natin kanina. Chart sa pag-uugali. Okay, makita ba sa lahat? Yes, sir! Okay, basahin natin sabay-sabay. Chart sa pag-uugali. Okay, ang chart sa pag-uugali ay ito yung anong larawan ito? Isang? Tren. Tama, tren. Kapag maingay kayo, tatanggalin ko ang isang bagon or parte ng katawan ng tren kapag maingay kayo. Naintindihan? Yes, sir! Okay. Kapag masyado kayong maingay, mauubos ang katawan ng tren at saka wala kayong premium pagkatapos ng ating aralin. Naintindihan mga bata? Yes, sir! So, kapag gustong sumagot, ulitin ni sir, itaas ang? Kamay! Yes, kanang kamay. Maliwanag ba sa lahat? Yes! Okay, magaling. Kayo ba ngayong hapon ay masaya? Yes! Oh, magaling naman dahil kayo ay masaya. Na kung ikaw ay masaya. Okay. Tayo lahat. Okay, dapat lahat ay aawin. Sabay-sabay. Ikaw ay masaya, buhay ko ay sisika. Kung ikaw ay masaya, kumakanta.
para sa inyong lahat. Okay, dadako na naman tayo sa ating balik. Tatalakayin natin yung ating balik-aral. Okay. Punta dito sa harapan kung gustong sumagot. Ha? Okay, ito yung panuto. Sabay-sabay natin basahin ang panuto sa ating balik-aral. Okay, panuto. Panuto! Sino yung gustong sumagot? O, tatawagin ko yung hindi napataas ng kamay. Jade Roger. Anong tamang sagot sa unang bilang? Dapat bang lagyan ng bilog o hindi? Okay, gawin mo. Bilugan mo ang unang bilang. Sa unang bilang, bilugan mo yung unang larawan. Okay, tama bang ginagawa ni Jid Roger? Okay, palakpakan natin si Jid Roger. So, nagpapakita ng kilos o galaw. Punta naman dito sa harapan ang gustong sumagot sa ikalawang bilang. Marjon. Dapat pang lagyan ng bilog ang ikalawang larawan o hindi? Hindi, sister. Okay, hindi. So, dadako tayo sa ikatlo. Ito ba'y nagsasaad ng kilos o galaw ang ikatlong larawan? Yes, sir! Okay, palakpakan naman natin si Marjon. Sa anong bilang na naman ang nagsasaad ng kilos o galaw sa ikatlong pangkat? Si John Paul, nasa panaka? May napapansin ako na hindi sumusunod sa ating pamantayan sa klase. Warning ang unang pangkat. Warning. Sa susunod, tatanggalin ko na ang katawan ng thread. Okay, tama ba ang ikalimang larawan? Okay, magaling. Palakpakan natin si John Paul. Okay, dadako tayo sa larawan na ito. Anong napapansin ninyo sa larawan sa loob ng television? Kilala nyo ba ang mga bata na iyon? Sir! Sino-sino yun? Sino-sino yan? Sir! Okay, anong baitang sila? Sir! Okay, nasa ikalimang baitang ang mga nasa larawan. Ano kaya ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Magsasagot sa unang... Sabi ni Sir, huwag magsagot ng sabay-sabay. Warning sa unang pangkat. Okay, taas kamay sa gustong sumagot. Anong ginagawa ng mga bata sa larawan? Sandy Luis. Sila ay nagtatanim ng bulaklak. Maaari ding bulaklak. Ano pa? Nagtatanim sila ng? Okay. Kulay? Okay, sila ay nagtatanim ng? Puno. Ito ay ginagawa noong nakaraang buwan. Diba? Mayroon tayong sabayang pagtatanim sa dipit. Diba? Naalala ninyo yon? Sa lahat ng mga bata ay nagtatanim sa likod ng bakanting lupa noon. Naintindihan? Okay, sila ay nagtatanim ng ano? Puno. Magaling. Ano ang pakinabang ng puno sa ating kapaligiran? Sa ating science, di ba? Anong pakinabang ng mga puno sa ating kapaligiran? Bakit kailangan natin magtanim ng puno, El Manuel? Yes, may iwasan ang pagbabaha. Palakpakan natin si El Manuel. Okay, magaling. Ano pa? Ano pa ang pakinabang ng puno sa ating paligid? Inho. Tapos na ang sinabi ni El Manuel, pagbaha. Maraming salamat. Elridge. Maiwasan ang hangin para maging malinis ang kapaligiran, especially ang hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Okay, magaling. Ano naman ang ginagawa sa ikalawang larawan? Masayaw.
Oh, Harding sa ikatlong pangkat. Sa uulitin pa, tatanggalin ko na ang katawan ng Fred. Kalawang pangkat. Ano ginagawa sa larawan? Ibang kamay. Marjon. Sila ay sumasayaw. Ano kaya ang sinasayaw ng sinasayaw ng mga bata? Mm-hmm. Yes, Queen. Yes, palakpakan natin. Yes, kayo ba ay sumasayaw dito? Yes, sir. Okay, tuwing tanghali, ito ay ating sinasayaw. Magaling mga bata. Bakit kailangan nating magsayaw? Para ano mangyari sa ating katawan? Yes, Queen. Yes, nai-exercise natin yung katawan natin. Palakpakan natin si Ma Queen. Ang pagsasayaw ay isa rin uri ng ehersisyo. Ito ay malaking pakinabang sa ating katawan. Kapag pinakawisan tayo, nalalabas natin yung toxic sa ating katawan. Magaling mga bata. Okay, ang aralin natin ngayong hapon ay tungkol sa? Tungkol saan? Balik-aral kanina, hinahanap natin yung larawan na nagsasaad ng kilos. Yung mga larawan na nasa telebisyon na nagpapakita o nagsasaad ng mga kilos o pandiwa. Magaling. Ito natin ang layo. Ito natin naman ang ating layunin. Sa unang layunin, basa. Okay, pagmasdan ang mga larawan, bubuo ng pangungusap ayon sa larawang nakikita sa television. Okay, ano kaya ang nakikita sa larawan? Okay, buo ng pangungusap. Jin Roger. Okay, may mga tao. Ano ginagawa ng mga tao? Kumpletuhin ko yung pangungusap. Anong ginagawa ng mga tao, Jane Roger? Okay, nakaupo ang mga tao. Sino makakuha ng ibang sagot? Marjon. Wow, magaling. Palakpakan natin si Marjon. Ang lugar na ito ay isang uri ng parche, no? Saan kaya ito matatagpuan sa ating lugar? Yes, Nicole? Dao, sir? Yes, sa Dao, no? Okay, matatagpuan natin ang parte na ito sa Dao. Tinatawag ito na Unity Park. Okay. Ang mga tao ay namamasyal sa? Sa parke. Dadako tayo sa ikalawang larawan. Okay, ano nasa ikalawang larawan? Sir, ara. Oh, bakit nasabi mo na dagat yan, ara? Okay, bakit nasabi mo na dagat yan, hindi yan ilog? Yes, ang dagat ay malawak kaysa ilog. Palakpakan natin si ara. Oh, nakakaalam kayo kung saan ito matatagpuan? Yes, sir. Saan? Mabait? No, malapit na. Isa itong uri na isla, maliit na isla. Bulibar? No. Daw-daw? Gamay. Yes, daw-daw gamay. Sino nagkuha nun? Si El Manuel. Okay, very good, El Manuel. Ito ay daw-daw gamay. Isla na tinatawag na daw-daw gamay. Ang mga bata ay naliligo sa? At?
Ibang kamay. O, ulit-ulit na lang. Yes, kindly. Ano-ano? Namaligya? Okay, sa Tagalog na namaligya ay? Ano? Anong tama ito? Yes, ang babae ay nagtitinda ng isda. Yun ang isang kumplito pangunsa. Okay, magaling. Thank you, Kylie. Okay, ito na naman. Okay, Marjol. Okay, sumasakay ng tricycle? Okay, tama. Sino sa inyo ang palaging sasakay ng tricycle? Oh, ngayong mga araw na ito, hindi na tayong pa palagi nakasakay ng tricycle. Bihira na lang. Anong pumalit sa tricycle? Yes, palagi na lang baw-baw. No, na? Bihira na lang natin makatagpuan ang tricycle. Ano ang napapansin ninyo sa mga pangungusa na may mga napapaloob na kahon? Okay. Namamasyal. Okay, ano yung mga napapansin ninyo sa mga salita ng mga iyon? Ito ay nagsasaad ng? Pangungusap? Yes, Emmanuel. O? Pandiwa o galaw. Nagsasaad ng kilos o galaw. Palakpakan natin si Emmanuel. Tama. Ang mga salita nito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Minsan tinatawag natin pandiwa. Sabay-sabay. Pandiwa. Okay. Ito yung ating aralin ngayong hapon. Tatalakayin natin ang pandiwa. Ano ang kahulugan ng pandiwa? Ang pandiwa ay maaaring ng pananatiling ang nagsasaad ng kilos o galaw. Oo, oh, nagsasaad ng kilos o galaw. Ito ay? Ito ay ginagamit sa pagsasalaysay ng mga pangyayari. Okay. Ang mga salitang kilos? Ang mga salitang kilos ay magagamit mo rin sa pagsasalaysay ng sariling karanasan. Okay, lagi ninyong tatandaan na ang salitang kilos ay nagagamit o magagamit ninyo sa pagsasalaysay ng sarili ninyong mga karanasan. Kagaya ng nakikita ninyo sa larawan na naranasan ninyong mamasyal sa mga parke, naranasan na ninyong maligo sa dagat. Sino sa inyo nakaranas ng maligo sa dagat kasama ang pamilya? Wow, magaling. Nakaligo na ng ilog. Bihira na lang, no? Eh, dahil sa karaniwan sa mga ilog ay marurumi na. Okay. Baka darating ang panahon na kahit dagat, hindi na nakaya nating paliguan. So, palagi nating niligpit ng maayos ang mga basura. No? Huwag natin itapon ng kahit saan. Naintindihan mga bata? Yes! Okay, halimbawa, magbigay ng pangungusap na nagsasaad niyang naglilinis. Oh. May naririnig akong sir, sir, sir. Anong pangkat yon? Unang pangkat? Okay. Sino yun? Unang pangkat. Ang team. Kapag manatalik sa katahimikan ng iyong pangkat, ibalik mo yung katawan ng sir. Intindihan mga bata? Okay. Naglilinis. Jed Roger. Nalilinis ang ating gagamiting pangungusap. Okay. Bubuo ng pangungusap na nagsasaad ng naglilinis. Ara. Okay, palapakan natin si Ara. Palagi ba kayo naglilinis ng bahay? Sir! Ha? Paano kayo nakatutulong sa iyong mga magulang sa paglilinis sa bahay?
Sino o paano ninyo tinutulungan ang magulang niya sa paglilinis sa bahay? Yes, Jan Carl. Kuya ko lilinis ng banyo. Okay, sa pamamagitan ng kuya mo yun. Pa, ikaw mismo, paano mo yun? Sa iyong karanasan, paano mo tinutulungan? Yes, Queen? Pagwawalis ng mask. O, sa pamamagitan ng simpleng pagwawalis na bahay, malaking tulong na yun sa magulang. Ano pa? Difference? Mahugas ng pinggan. Okay, marunong na kayo mahugas ng pinggan? Yes! Okay, ano pa? Ah, yes, Nephi. Uy, nalimot the food. Nakalimutan. Yes, Miss Marie. Okay, sa iyong pa... Sa iyong damit, ikaw mismo ang nag... Naglalaba. Magaling. Palakpakan ninyo yung mga sarili ninyo. Dahil sa ganyan, edad ninyo, nakatulong na kayo sa inyong mga magulang. Huwag nang palaging nakaupo na lang, no? Sir, sir. Oh, pagod na pagod yung magulang niyo sa trabaho, kayo ay nakaupo lang. Okay, maglilinis ng bahay, magsasaing, no? Okay, magaling. Nagdarasal. At gamit din sa pangungusap sa iyong karanasan ang darasal. Nagdarasal. Ibang kamay naman dyan. Jamay kamay. Okay, sabi ni Jamay kamay, araw-araw ako ay nagdarasal. Kayo ba ay nagdarasal araw-araw? Yes! Okay, anong oras kayo nagdarasal araw-araw? Marjan? Alas 8, sir. Oh, nag-giday time. Alas 8, palakpakan natin si Marjan. Ano pa? Anong oras? Alas 9. Okay, ano pa? Nicole? Tama. Pagkagising ng umaga, kahit anong oras pa iyan, ikaw ay magdarasal. Hindi nung, alas 9 na ngayon. Darasal na ako. Alas 8 na ngayon. Hindi yun tama, ha? Pagkagising mo mismo, ang una mong gagawin, huwag cellphone. Huwag mga gawain sa bahay. Magdarasal ka agad. No? Pagkatapos, iligpit yung mga hinigaan mo. Naintindihan? Okay, pagising sa umaga, nagdarasal ako bago bumangon. No? Ipakita nyo kung paano ginagawa ang mga sumusunod. Tatawag ako ng isa sa inyo, at saka gagawin ninyo ito. Naintindihan? Okay, naintindihan mo mga bata? Yes! Okay, magaling. Light, camera, action. Naliligo. Yes, Jan Carl. Paano mo? Wow, magaling. Sinabulan pa niya yung kilikili na yan. Palakpakan natin si Jan Carl. Pag-ibilitan, umiinom. Marjan. Okay, magaling din. Okay, may video ito. Okay, dapat 8 baso ang iniinom natin araw-araw, ha? Para hindi kayo makakasakit. Nililinis ng tubig ang dumi sa ating katawan. Kapag palaging soft drinks, nasisira ang ating katawan. Okay, next si Cipilio. Light, camera action. Iba kami naman dyan. Ah, Gmart. Tayo kagad, si Cipilio. Paano mo ginagawa ang Cipilio? Toothbrush ba? Nag-toothbrush. Ah, jamay kami. Okay, magaling. Palakpakan si jamay kami. Ah, sa Cipilio ay isang magandang gawain tatlong bisis isang araw. Natapos kumain. Okay, ayon sa data, mahigit 80% ng mga Pilipino ay may sirang ngipin. Ito ay ayon sa datos noong 2011. So, ibig sabihin, maraming mga bata, kahit matanda, ay sira ngipin. Kaya, pagbigyan natin pansin ito. Okay, linisin yung sa harap, sa gilid, okay, sa looban ng ngipin, at saka-saka, likod ng ipin. Okay. Minsan, isasali natin yung ating dila, no? Dahil tinitirahan ito ng maraming bakterya. Okay, naglalaro. Athena.
Pakibilisan. Naglalaro. Kahit anong laro. Okay, Bakwin. Oh, nakalimutan niya. Player siya ng basketball. Nakalimutan niya. Okay. Pag sinabi naglaro, basketball. Okay. Nagbibihis. Nipay. Okay, magaling. Kumakain. Ah, oh, Jana. Okay. Magaling. Okay. Piliin ang salamuhitan ang salitang kilos o pandiwa sa bawat pangungusap. Okay, unang bilang, umawit. Umawit kami ng lupang hinirang tuwing umaga. Okay, saan dyan ang may salita na sa saan na kilos o pandiwa? Elrex. Salubuhitan mo. Saan dyan ang nagsasaad ng kilos o galaw? Salubuhitan, baglisan. O, baglisan sa ibaba. Tama ba ang lupang hinirang? Ha? Jade Roger. Salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Okay, saglit lang. Saan dyan? Okay, ano salitang sinalungguhitan ni Jesus dyan ay ang? Umaawit! Okay, ito ba'y nasasaad ng kilos o galaw? Yes, sir! Okay, umaawit. Palakpakan natin si Jesus. Yes. Ano pa? Ikalawang bilang. Ako ang nagliligpit ng mga laruan ko. Nicole? Sa ikatlong bilang ay si... Ah, gamay kami. Okay, nagliligpit. Tama ba nagliligpit? Yes, sir! Okay, magaling. Nagsasaad ng kilos o? Galaw, gamay kami. Sa ikatlong bilang. Oh, tumatawid. Tama ba? Yes, sir! Ha? Okay, magaling. Palakpakan natin silang tatlo. Umaawit, nagliligpit, at saka tumatawid. Okay, ito yung mga salita na nasasaad ng kilos o galaw. Basahin natin. Umaawit, nagliligpit, tumatawid. Okay, yan ang mga nasasaad ng kilos o galaw. Taas kamay sa gustong sumagot. Huwag masingay. Siyan, hindi ka tumataas ng kamay. Ikaw sa unang bilang. Punta sa harapan, Siyan. Sagutan mo ang nasa patlang. Okay. Punan ng wastong litra ang patlang. Saan dito ang patlang? Diba, Lara? Okay, dito naman yung dalawa. Okay. Dalawang litra ang kailangan para mabuo ang salita. Isulat mo siyan. Okay, tama ba? Yes, sir! Okay, dinagdagan yan ang litrang U at saka? Yes! Okay, basahin natin. Palagi ako nagbuwas ng kamay. Okay, palakpakan natin si siyan. Dapat palagi kayo magbuwas ng kamay. Kalawang bilang. Si Jana, hindi pa nagpataas ng kamay. Ano kaya ang tamang sagot sa kalawang bilang? Okay, saan dito ang sasagutan ni Jana? Ito at saka ito. Sino makatulong ni Jana? Please, Faye. Okay, tama ba ang sagot? Yes! Okay,
Partially tama ang sagot niya pero mali pa rin. Bakit mali, sir? Ano kayang mali dito sa sinusulat niya? Litra. Ano, Jinjin? Yes, mali ang titik na? Litrang? K. K. Magaling. Dapat kapag simula sa pangungusap, ikaw ay nagsisimula sa capital letter o malaking? Litra. Litra. Titik sa Tagalog. Okay, malaking titik. Okay, naintindihan mga bata? Okay, tama bang sagot ni Eliza Jen? Yes! Okay, palapakan natin si Eliza. Naghuhugas, kumakain, natutulog. Yun ang mga salita. Ano yun? Mga salita? Kilos o? Kaliwa! Huwag kalimutan yung mga bata. Okay, naintindihan ang ating aralin ngayong hapon? Opo, sir! Naintindihan na ba? Opo, sir! Ano ibig sabihin ng salitang kilos o galaw? Nagsasaad ng? Kandiwa. O, kandiwa nga. Nagsasaad ng kilos. Yung mga karanasan ninyo, sinasalaysay ninyo, ginagamitan natin ng pandiwa. Okay, maliwanag mga bata? Okay, huwag na natin ito isa-isahin dahil palagi na natin itong tinalakay ang pangkatang gawain. Okay, ito yung scoreboard o talaan ng mga... Okay, you can go. Talaan ng mga puntos, tamang sagot, kooperasyon. Okay, ganun. Okay, sa unang pangkat, ito yung panuto ninyo. Makinig, unang pangkat ha? Basahin ninyo unang pangkat. Sabay-sabay, unang pangkat lang. Unang pangkat lang, pangit ang mga pandiwa upang mabuo ang kahayag. Okay, mamimili kayo dito sa unang pangkat ng mga tamang pandiwa o salitang kilos. Ilagay ninyo dito sa patlang. Kapag hindi magkasya, ipa-slanting ninyo. Naintindihan? Okay. Huwag litra ang isagot. Isagot, ha? Huwag din bilugan ang litra. Isulat ninyo sa patlang. Okay. May katanungan unang pangkat? Tanan sa limang bilang. May katanungan? Okay. Kayo ay magtutulungan sa igawain na ito. Ha? Huwag maingay. Huwag muna magsimula. Lipit nyo muna ha. Ikalawang pangkat. Makinig. Ikalawang pangkat. O, may maingay sa likod. Warning sa unang pangkat ha. Ikalawang pangkat. Pagmasdan. Pagmasdan ang mga salitang piliin sa loob ng kahon. Ang tamang pandiwa dapat gamitin sa pagsasalaysay. Okay, ito yung mga gawain ninyo sa unang pangkat. Okay, tanggalin nyo ito sa stapler, ha? At saka idikit ninyo sa mga blanco sa loob ng kahon. Intindihan? May katanungan, ikalawang pangkat? May katanungan o wala? Wala. Ah, magaling. Huwag muna magsimula, huwag muna mag-umpisa. Ikatlong pangkat. Paano to? Paano to? Isa. Kilos o pandiwa. O, anong gagawin sa ikatlong pangkat? Isadula ninyo, ha? Okay, mamimili lang kayo ng partisipante. Pwede kayong lahat. Pwedeng tatlo or lima. Intindihan? Okay, simula na. Mapractice kayo. Timer starts now. Okay, wag mo lang patagay. Okay, ano? Ah, ilagay yung sip.
Sino yung una nakatapos? Ikaw ang pangkat. Eh, dahil kayong lahat na pangkat ay nagtutulungan, bibigyan ko kayo ng 5 puntos kalabawan. Sino yung pangalawang nakatapos? Unang pangkat? Ikalawang pangkat para sa kabilisan sa kanilang paggawa. Okay, palakpakan. Ako ang nakikita, kung sino yung unang nakatapos. Ha? Sila yung unang nakatapos sa pagdikit ng kanilang ginagawa. Okay, palakpakan ang ikalawang pangkat. Pangalawang pwesto ay ang unang pangkat, 3 puntos. Ikatlong pangkat ay 2 puntos ang kanilang nakuha. Okay, sa unang bilang sa unang pangkat. Pagising sa umaga, nagdarasal ako bago bumangon. Tama, hindi? Tama. Tama. Pangalawang bilang, nag-aayos. Basa. Nag-aayos. Ako ng aking higaan. Okay, tamang sagot ay nag-aayos. Pangatlo. Naliligo ako upang maging preso. Okay, tama. Naliligo. Pang-apat. Nagsisipilyo. Okay, nagsisipilyo ako din ako para mapanatiling malusog at matibay ang ngipin. Okay, aking ngipin. Tama. Pang-apat. Kumakain. Sabay-sabay. Kumakain. Muna ako na salbado ako pumasok sa pasig. Okay. Para sa unang pangkat, nakakuha sila na 5 puntos. Perfect. Tama sila pong palapakan sa unang pangkat. Dalawang pangkat. Basahin natin ang kaunting tula. Okay, kaunting tula. Sa paaralan? Sa matuwid. Matuwid pagpasok sa aming silid. Okay, patuloy. Sa guro. Sa guro ay bumabali. Ala, kunting puntos na lang to. Matamblay na ang ikalawang pangkat. Okay, sa guro ay. Sa guro ay bumabali. Okay, lagi ninyong tandaan. Kahit anong oras kayo ay bumabati sa aming mga guro. Minsan or karamihan sa mga mag-aaral, hindi na bumabati sa guro. Minsan, dumadaan lang. Walang greetings. Yes. Okay. Pero may mga mababait pa rin bata. Sila yung mga bumabati. No? Saka sabihin, sir, gusto kang kuya swat ka na. No? Okay, matulungin. Lahat kami nakangiti. Oh, tama. Dapat nakangiti. Huwag yung papasok sa eskwilahan. Malungkot dahil walang baon. No? Hindi yan tama. Nag-aaral kami magbabasa. Magbasa mula sa tunog ng mga litra. Oh, tunog ng mga litra. Gumuguhit. Gumuguhit ng susulat. Oh, tatlong pangkat. Makinig kayo ha. Nagsusulat.
Nakototok kami lahat. Oh, sa paralan, kayo ay nakototok. Dahil sa gabay naming mga guro. Naintindihan mga bata? Okay, sa unang pang, sa kalawang pangka, tama, 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 tama. Okay, lima, limang puntos. Ikatlong pangkat, pwede nila ay, sila ay magsasadula o gawin nila ang mga salita sa ibaba. Okay, unang bilang, umaawit. Punta sa harapan, ikatlong pangkat. Umaawit. Oh, isa, ha? Hindi tinulungan ng lahat? Okay, umaawit, kaunting awit lang. Kayo lahat, dahil kayo, grupo kayo eh, kooperasyon. Tulungan ninyo yung kapuan nyo, kamimbro nyo. Okay, bilisan lang ha, pakibilisan lang. Paano ang pag-awit? Okay, ready, go! Bayang maging okay, maana rin tayo din. Sinangalan okay, maraming salamat. Okay, palakpakan natin sila. Ngayon, kalawang bilang, nagbabasa. Okay, palakpakan natin sila. Okay, hindi na kailangan kumuha pa ng kwaderno. Basahin nyo lang ito sabay-sabay. Okay, sabay-sabay basahin. Ang pandiwa. Ready, go. Ang pandiwa ay nakakit ng pananalitang nagsasaan ng kilog o balat. Okay, magandang palakpakan. Okay, sila ay nagbabasa. Pangatlo, kumakain. Tingnan nato. Kumakain? Paano kumakain? Wow, malakas kumain si Giancarl. Sasunod, umiinom ng tubig. Huwag alak dahil masama. Oh, magaling. Sasunod, panghuli, nagsusulat. Oh, kumuha ng chok. At saka nagsusulat sa pisara. Isa na lang. Okay, palakpakan natin ang ikatlong pangkat. Nasunod ba nila ang kanilang gawain? Oo, sir! Okay, palakpakan. Okay, ang pandiwa ay nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos ng tao, kayo, o pangkat. Okay, ang pandiwa rin ay ginagamit sa pagsasalasay ng mga bagay gamit. Kagaya ng sinasabi ninyo kanina. Ang pandiwa ay mga salitang kilos ay magagamit mo rin sa pagsasalisay ng sarili mong karanasan. Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa iyong mga magulang upang mapagaan ang kanilang mga gawain? Elred? Sa pamagitan ng pagwawalis. Ano pa? Elmanuel? Naguhugas ng pinggan. Meron. Naglalaban ng damit. Jan-Gear. Oh, nagluluto. Palapakan niyo yung mga sarili mga bata. Dahil ako ay namangha. Namangha ako sa inyong mga abilidad na ipinapakita ninyo sa klase at saka sa inyong bahay. Dahil kahit buspos pa kayong bata, nakakatulong na ka sa inyong mga magulang. Okay, gaya dito, tutulungan ko ang aking magulang sa tuwing wala akong ginagawa. Unahin ko ang gawain bahay bago akong maglalaro. No? Lagi ninyo itong tatandaan. Huwag maingay, ikatlong pangkat. Makwen, warning. Okay, may katanungan mga bata? Okay, alam na ninyo yung mga salitang kilos o galaw na nasasaad ng salita. Salitang kilos o galaw na tinatawag ay pandiwa. Okay, magaling. Dadako na tayo sa tayahin. Okay, quiz. Lagyan ng pangalan, I give you 3 minutes only. 3 minuto. Wala, pagkita. Huwag kalimutan lagyan ng pangalan sa itaas. Yeah,
Okay, may papel na ba lahat?